Hi guys, so continuation tayo ng ating module 13 and nasolve na natin class sa last video natin itong example number 1 using the method of section. So dito naman class, gamitin naman natin yung method of area and then proceed tayo sa mga next sample problems natin, okay? So last time, ito yung nabuo natin, no? Shear diagram, moment diagram using method of section. So, mabusisi siya. Inabot tayo ng isang oras doon sa last video natin, no, para lang ma-discuss fully itong method of section. So, ngayon class, pakita natin kung paano i-utilize naman yung method of area. So, dudrawin ko lang siya ulit. So, lagay ko method of area. So, sabi natin, di ba, sa term na mismo na method of area, i-utilize natin yung mga area ng mga diagram natin para ma-solve yung ano, yung shear and moment diagram. Okay, so yan siya, no? And then binigyan tayo ng mga horizontal distances na 4, 8, saka 9. So, ayan, no? So yung unang gagawin natin yung ilagay na agad yung shear and moment diagram beneath doon sa ating free body diagram ng beam. So, ito. Tapos, lahat ng discontinuity, okay, or per segment, makikita mo naman agad yung klase na dito kailangan ko maglagay ulit ng projection. Dito kailangan rin. Okay, and then create a horizontal line for shear diagram. And then another horizontal line for the moment diagram. Okay, so first step dito class is yung i-determine daw yung mga support reaction, which is sa last video natin nakuha na natin yun. No? So let's say ito is A, B, C, D. So nakuha na natin yun dito that yung support reaction dito is 14. So yung AV dito, 14 kilopounds. And then dito sa isa, sa D, so DV that is 8 kilopounds. So, hindi ko na siya papakita dito. Ngayon, doon na tayo class sa pagdodrawing ng shear and moment diagram. So, recall lang natin, no? Yung pagkakasunod-sunod. So, kapag ganito siya, horizontal, that is 0 degree. Ngayon, kapag naging line na siya, inclined line, either to the right or to the left, basta line siya, inclined. So, first degree. Tapos, kapag nagka-curve na siya, pwedeng pa ganyan or pwede rin pa ganito. Okay. So, that is n degree na, no? N degree. Basta anything greater than first degree, curve na yung drawing. Okay. So, dun muna tayo shear diagram. Sabi, yung shear diagram is nag-drawing daw siya using yung area ng load diagram. So, ito yung magiging basis natin. Load diagram, kunin yung area, madodrawing natin itong shear diagram. So, paano yun class? Ganito yun. So, using this as a reference, 0. So, anything above is positive. Anything below is negative. So, start tayo sa leftmost side ng beam natin dito. So, titingin natin class sa load diagram kung mayroong force na nag-a-act dun sa ating beam dito sa portion na to. So, titingin tayo class. Meron tayong nakikitang upward force na 14 kilopounds. So, from 0, therefore, aangat daw tayo ng 14. Ganun lang siyang kasimple class. Okay? So, dahil may nakita kang force dito, so aangat akong 14 kilopounds. So, nandito na ako ngayon sa 14. Ngayon, magta-travel na ako from A papuntang B. So, from A to B, wala tayong nakikitang force, di ba? So, therefore, constant lang ang force na hindi siya magbabagong 14. Okay? So, yung shear pala, I mean, no, hindi siya magbabago since walang change in
loading dito from A to B until such time na reach niya tong B. And then sa B merong downward force na 12 kilopounds. So kung 14 yung shear dito and then pababa ito, so therefore magma-minus tayo ng 12. So 14 minus 12, so that is positive 2. Tama. So therefore pagdating sa B, lumiit na yung shear na hanggang 2. And then from B to C, so maglalakbay ulit tayo. So wala na naman change in loading. So therefore wala ring change sa shear. So hanggang dito 2 pa rin siya. Okay? Until such time sa C, no, from 2, meron na naman tayo nakitang downward force na 10. So 2 minus 10, ilan yung class? E di negative 8, no. So therefore pupunta na tayo sa ibaba. So naging negative 8 na siya. And then from C to D, so wala na namang load diagram. Okay, so walang change in loading, so therefore wala rin change siya shear. So constant siyang negative 8 until such time. Ano nangyari? Pagdating sa D, merong upward force na 8. So from negative 8, nag-plus ka ng 8, so therefore mag si 0. So ganun lang siya class, no? Buo na ang ating shear a diagram. Okay, so dito class madali lang siya, no, kasi dalawang concentrated load lang ang ano, yung applied dun sa ating beam. So madaling ma-generate yung shear diagram. Okay, so anyways, nabuo natin siya ng ilan, no, less than 5 minutes. Anyways, so meron na ang shear diagram. Next is i-drawing na natin yung moment diagram. Okay, so paano naman yung sa moment diagram class? So ganun ulit, na create ka ng x-axis, so that is zero moment, so anything above is positive, anything below is negative. So dito class, kung sa shear diagram ang basis natin is the load diagram, dito sa moment diagram ang magiging basis naman natin is yung area ng shear diagram. Okay? Pero syempre, titingnan pa rin natin kung may mga applied moments dito sa drawing. Kasi kung may moment dito, kailangan ipapakita natin siya dito. So, let's say for example, may moment ka ba nakikita class? Wala. Tama ba? And we know that yung moment sa pin at A is 0. So, therefore, mag-i-start ako sa 0. Okay? Gets? Dahil yung moment sa A is 0, so therefore, start ako sa 0. Ngayon, start na ako considering yung mga area under sa shear diagram. So, nakikita mo tong area nito, tama ba? So, this area is a positive area kasi above siya ng 0 ng x-axis. So, ilan ang area nito, class? So, area niyan is length times width. So, yung length is 4. No, and then yung height niya is 14. So ilan yan class? Eh di 56. Tama? So therefore from 0, kasi kinonsider ko yung total area, di ba? Ibig sabihin na papupunta ka na dito. So total area mula A papuntang B, so from 0 papuntang B, mag-a-add daw ako ng area na 56 kasi this one is a positive area. Okay, so from 0 papuntang 56, so therefore sa B, nasa 56 na ako ngayon class. Okay? Gets? So from 0, positive area na 56, so 0 plus 56 magiging 56. Ngayon class, ang magiging iisipin mo na lang dito, ano ba to class? Is it a line? Is it a curve? Okay, paano malalaman? So this, since this one is a 0 degree, di ba? 0 degree ito. So, therefore, kung 0, 1 degree higher yung moment diagram, si shear diagram. So, magiging first degree siya. Okay, so therefore, line pala yung gagamitin natin. So, to connect these two points na line, edi pa ganito yung line na gagamitin natin. Okay? So, gets? Sana gets na. So, next is from 56 sa B, pupunta naman tayo sa C. So, para makapuntang C, anong gagawin? From 56, dadaan ako sa area na to.
which is this one is still a positive area. So kunin natin yung area niya class. So that area is equal to length times width. So length is 8. And then yung width niya or yung height niya is 2. So this one is 16. So therefore from 56 na nasa B ka, para makapunta kang C, magdadagdag daw ako ng 16. Okay, so 56 plus 16. So therefore, para makapuntang C, magiging 72 ang aking moment. Okay, so let's say adi dito yan. Therefore, this one is 72. Okay, ganun lang siya class. And then, again, tingnan mo ulit kung para malaman mo kung paano i-coconnect itong dalawang points na to. So, tingnan mo yung shear diagram. So, since ito is a 0 degree, so that is, again, 1 degree higher than dun sa shear diagram. So, therefore, use first degree. So, connect natin yung two points using a line. Okay. And then, finally, para makapunta tayo yung D class. So, from C, para makapunta ng D. So, kukonsider naman natin tong area na to, which is what? Under na siya ng negative area. Okay, so therefore, ilan ang area na ito? So, dito ko na lang lagay. No? Area is equal to base times the height. So, yung base ko is 9. And then, yung height ko is negative 8. So, that is negative 72. Okay, so therefore, from 72 na nasa C, kailangan kong i-consider yung area, which is negative 72. So, 72 plus negative 72, so that is equal now to 0. So, therefore, mapupunta ako dito. And then, again, this one is a 0 degree. So, therefore, ang connecting, para makonect ko itong 2 points na ito, gagamitin ko is first degree, which is a line. So, ito siya. Okay, so ayun ang class, no? Nabuo na natin agad no, na ganun ng kabilis yung moment diagram. Okay, so once na may moment and shear and moment diagram na tayo, ready na tayong kunin yung mga hinahanap. No? Diba yung tinatanong is yung maximum shear? So yung maximum shear, kung titingnan ko yung shear diagram, so that is itong 14. So which is yun yung sagot natin last time. No? That maximum shear is 14 kips. And then considering itong moment diagram, so positive mga, ang mga moment natin dito, no? Positive yung mga bending moment. So that yung maximum positive bending moment is nasan yun class? Ito, 72. No, 72, the unit is ginamit nating unit is kilopound saka foot. So kilopound foot. Okay? So, ganun lang siya. Okay, now which is yun na rin naman yung sagot na nando doon sa nakikita nyo sa screen. Ngayon, class, i-ano lang natin, no? I-analyze lang natin siyang further. So, nakikita natin na all throughout sa beam is puro positive na bending moment. So, puro positive. So, di ba we know that kapag positive ang bending moment, ang magiging bending no orientation ng beam natin is paganito, no, mag-i-smile siya. While kapag nakita tayo ng negative bending moment, so mag-sasad naman siya. So, therefore, since all throughout is puro positive, ma-assume natin class, kasi analyze natin di ba na deformable or subjected sa deflection itong ating beam, no? I-analyze na natin yung, or i-consider na natin yung magiging deflection niya. So, considering dahil puro positive, so, may imagine ko, pag nagigay ako ng load yan, so, ang magiging orientation niya is magiging ganito, class. Okay, so, magbe-bend siyang ganyan. Okay, nagets ba? Okay, no? So, positive bending. Okay, so bakit ko pinakita yung class? Kasi sa theory of structures, isa sa mga topic or major topic nyo na aaralin nyo is yung analysis ng deflection. Kasi,
kailangan rin natin i-consider yung deflection, no? Bilang engineers or bilang civil engineers, i-consider yung deflection sa pag-create or pag-design ng ating mga members. Kasi possible, no, na kaya niya i-resist yung mga loadings, no? Hindi siya mag-fail. Pero, yung serviceability naman niya na ay hindi papasa. Kasi, hindi naman natin ina-allow na yung mga members natin, structural members natin, is nagbe-bend siya ng malaking amount, no? So, nililimit natin yung mga deflection na yan. So, sa Turip structures, no, ma-encounter nyo yun, yung analysis ng deflection. Okay, so anyways, na-generate na natin yung method of area na mabilis lang. So, sa tingin ko, pwede na tayo mag-proceed sa next problem. Okay, so, ang sabi is, draw the shear force and bending moment diagram for the simply supported beam shown. Determine the maximum shear and bending moment that occur in the span. Okay, so medyo simple pa rin siya, no? So, ito class, analyze ulit natin siya ng method of section. So, I think ito na yung last problem natin na gagamitin natin yung method of section para ma-drawing fully yung shear and moment diagram. Kasi mas gusto ko na utilize natin yung mas madali, which is yung method of area. Okay, so, ayan, drawing na natin siya. So, pangalan ng kulit ito as method of section. Okay, so draw natin. So, dito class, yung beam is subjected na siya sa uniformly distributed load. So, and then this one is amounting sa 1.5 kilonewton per meter. Nga pala class, na kapag distributed na yung load natin, so ang common unit niya is ganito, no? Intensity kasi ang binibigay class eh. So yung amount niya per meter is 1.5 kilonewtons. Okay, so this one is A and then B and then C. So generate lang natin yung mga horizontal distances. So this one is 4 meters and then this one is 2 meters. Okay, so first step sa lahat is i-determine yung mga support reaction, pero ang gagawin ko class, i-drawing ko na rin muna yung shear and moment diagram below dun sa ating free body diagram ng beam. So, let's say ito, saka ito yung shear diagram, moment diagram. Okay, so, and ikunin muna natin yung mga support reaction. So, dito miss merong AB. So, may AB dyan. Hindi pa natin alam. So, dito AH, pero 0 na yan. So, dito merong CV. Okay? So, and so take tayo ng moment at C siguro. So, by taking summation of moment at C is equal to 0, considering clockwise moments positive. So, paano yun class? So, ito, positive moment. Tapos, ito, distributed. So, paano ba nakukuha or paano na mamoment itong distributed load? Okay, ang gagawin natin, kukunin natin yung resultant niya. Okay, so para makuha yung resultant na ito, ang gagawin lang natin is simply kunin yung area niya, class. Kunin yung area. And then, saan located yung resultant? Doon sa centroid niya. So, kung ito is rectangular distributed load, so therefore, yung centroid niya is saktong nasa gitna, di ba? So, andi dito yung resultant. So, paano kukunin yan? That is just the area nung distributed loading natin. So, yung height niya is 1.5 kilonewton per meter and then yung base niya is 4 meters. So, this one is 1.5
kilonewton per meter. And then times the yung base niya is 4. So magka-cancel ang meters. So ilan na yung resultant load niya class? 1.5 by 4. So 6 kilonewtons. No, yun yung equivalent point load niya. Okay, which is located doon sa saktong gitna. So 2 ito, ito 2 rin. Okay, anyways, ready na tayo mag-take ng summation of moment, no? So, yung A, so AV, moment arm is 6. And then, minus itong resultant na 6, the moment arm is 4. So, equal 0. So, therefore, solving for AB equal ngayon yan saan? So, 6 times 4 divided by 6. So, 4. 4 kilonewtons. Okay, next is take tayo ng summation of moment at A equals 0 considering clockwise moments positive. So, moment tayo dito. So, CB naman and then yung R. So, yung R clockwise moment. So, that is 6. Moment arm ng R is 2. And then minus CV and then moment arm is 6. So, equals 0. So, solving for CV, that is now 6 times 2 divided by 6. So, that is 2 kilonewtons. Okay, so you can verify that by taking summation of forces vertically is equal to 0. Okay, pero yan na yan. So, dito is 2 kilonewtons. Then, dito is 4 kilonewtons. Okay, ngayon class, sa method of section, ibang gagawin natin is i-divide natin yung length ng beam into segments, no, wherein dapat sa per segment na yun, continuous ang loading. So, ano yung magiging segment-segment natin dito, class? So, kung titingnan mo sa A, continuous ang loading hanggang B. Tama ba? Tapos, naputol siya. So, therefore, consider ito as one segment. Tapos, from B, continuous na walang loading hanggang C. So, another segment. So, therefore, there are two segments ngayon na gagawin natin ng equations ng shear and moment, the segment AB, and then segment BC. Okay, so ganun lang siya. So, start na tayo, class. So, for segment AB, so drawing natin ang buo yung beam. So, dito is merong 4 kilonewtons. Dito merong 2 kilonewtons. Tapos, ito yung ano, distributed load. So, ang i-consider lang natin dito is etong ano, no, segment AB. So, ito lang. Kukulay ko na rin. So, itong segment AB lang yung ating i-consider. Okay, so therefore, once na meron ka ng segment na i-consider, pass ka na doon ng cutting section within that segment. So, let's say, yung cutting section ko is ito. No, basta dadaan dun sa ano, sa segment mo. So, cutting section. And then, with respect sa leftmost side ng beam, so, i-refer natin to as distance x. Okay, note lang natin na this one is 4. And then this one is 2. Okay, so lagay ulit natin yung validity nung ano no, nung cutting section. So hanggang saan na siya pwede tumakbo? Edi mula sa A hanggang B. So if the cutting section is at A, so therefore x is equal to 0. If the cutting section is at B, so therefore x is equal to 4. So therefore valid lang ito if x is greater than 0 and then less than 4. Okay? So, ayan, no, consider, ngayon, once may cutting section ka na, consider mo na it's either the left section or the right section. Kung sa tingin mo sinong mas convenient. So, I consider yung left na lang. So, ito siya. And then, ito yung loading na nasa left. And then, dito merong reaction na 4 kilonewtons. Ngayon, papalabasin natin yung positive shear sa positive moment. So, if we are considering the left side, so positive shear is downward. And then, yung positive moment is counterclockwise.
So, once naman generate na natin ito, ready na tayong gumawa ng equation using yung equations of equilibrium. So, first is by taking summation of forces, vertical is equal to 0, considering upward forces positive. So, therefore, 4. So, lagi ko lang yung intensity na ito, ha. Ito is 1.5 kilonewton per meter. And then, yung distance na ito is x distance. Okay? So, by taking summation force upward, summation force vertical is equal to 0. So, 4 kilonewtons. And then, ito is downward force. Pero, paano natin kukunin yung equivalent ano nito? Yung resultant niya. So, yung resultant niya, magpupunta dito sa gitna. So, mapupunta siya dun sa ano? X over 2. Saka X over 2. Diba? So, yung resultant nito is yung area niya. So, which is height saka base. So, 1.5 by X. Tama? Ginawa na natin yung kanina. So, upward and then this one is downward. So, minus 1.5 by X. And then, another downward. So, minus shear is equal to 0. So, therefore, generating the equation for shear, ilan yan class? So, lipat ko to doon. So, magiging V is equal to negative 1.5X and then plus 4. Okay, so medyo inayos ko lang na inuuna ko lang yung X para parang siyang maging equation ng line na ano, Y is equal to MX plus B. Parang ganun lang. So, ayan. So, therefore, naka-generate na pala ako ngayon equation na shear. And then, anong masasabi natin, class? Na yung shear within sa segment A to B is varying, no? Kasi, naka-equate na siya sa X, no? Hanggat nagbabago yung X, nagbabago rin yung shear. So, varying siya. Okay? Anyways, doon na tayo sa, ano, equation naman ng moment. So, next is by taking summation of moment doon sa cutting point natin, which is dito. Nandito tayo mag-moment. So, equal to 0, considering clockwise moments positive. So, eto magka-clockwise moment. So, that is 4. And then, the moment arm is X. Diba? And then, etong resultant. So, counterclockwise. So, minus. Yung amount niya is 1.5X. And then, yung moment arm niya is yung kalahati. Diba? Kasi since yung centroid ng rectangle is nasa X over 2. Okay, so yung moment arm niya is etong X over 2. So, equals, hindi pa pala. So, counterclockwise. And then, itong moment na to, so another clockwise, counterclockwise minus yung moment M, so equals 0. Ulitin natin, no? So, ito, considering dito tayo mag-moment. So, clockwise, 4 by X. Ito, counterclockwise, so 1.5X by X over 2. And then, counterclockwise yung M. So, solving for the equation for M, so lipat ko to sa kabilang side para maging positive. So, magiging, ito unahin ko itong may X, so magiging 1.5 over 2. So, ilan yung class? 3/4, no? Or, lagay ko na lang 0.75. So, that is negative. Negative 0.75 X squared. And then, ito is plus 4x. Nakuha. So, positive m. So, negative 0.75x squared saka positive 4x. So, ito na ngayon yung equation ng moment under sa segment A to B. Okay? So, next is ano naman yung for segment B to C. So, for segment B to C. So, drawing ulit natin ang buo. So, this one is merong 4 kilonewtons. Dito merong 2 kilonewtons. This one is 1.5 kilonewton per meter. The distances are 4 and 2. Okay, so in this one, ang consideration natin is segment BC lang. So, ito lang na yung kulay red.
would be to C. Ngayon, ang gagawin, magkapas tayo ng cutting section doon sa segment being considered. So, let's say ito, yung ating cutting section. And then, with reference doon sa leftmost side ng beam, so, kukunin natin to as X distance. Okay, so once na meron ka na niyan, pwede ka na mag-consider either yung left segment or the right section. So, dahil medyo, pwede rin naman to class, pero ano, dito na lang tayo, no, kasi mas maikli nga yung itsura dito sa right. So, consider natin tong right. So, ganito yung mangyayari doon. So, ito siya. Dito yung roller na mayroong 2 kilonewtons. Tapos, dahil consider natin yung right, so, ang positive shear dyan is pataas. And then, yung positive moment dyan is pa-clockwise. Okay? So, pwede mo pa rin itong consider class, pero dito na ako sa mas maikli. Na? So, ngayon, pag meron na ako niyan, so, define natin yung mga distances, no? So, ilan itong distance na to class? So, kung this one is x, the total distance is 6. So, therefore, yung natitira dito is 6 minus x. Okay, so, this one is 6 minus x. Ngayon, ready na ako mag-create ng ano, equation for shear. So, by taking summation of forces, vertical is equal to 0. Considering upward forces, positive. So, that shear, and then itong 2, so, plus 2, so equals 0. So, therefore, shear now is equal sa negative 2 kilonewton. So, therefore, for segment B to C, constant pala ngayon dyan yung shear, no? At any cutting section dyan, dahil constant yung equation na nagawa ko. So, therefore, any cutting section, puro negative 2. Okay, so anyways, yun yung equation for shear. Ay, lagay pala natin yung validity, no? So, bago ko mag-proceed, lagay natin yung validity. San valid itong ano? Yung mga equation na to. So, saan ba tatakbo yung x? E di doon lang sa red, no? Hanggang B lang. From B papuntang C. So, kapag yung cutting section is nasa B, ilan yung x class? E di 4. Kapag yung cutting section is nasa C, so therefore yung x is 6. So, therefore yung validity na ito is from 4 to 6 lang na value ng x. Okay? So, ayan, proceed na tayo for moment. So, next is by taking summation of moment doon sa cutting section natin equals 0 considering clockwise moments, positive. So, may clockwise moment na M. Ito, walang moment yung shear. Ito, ilan to? So, counterclockwise, so minus 2 kilonewtons, the moment arm is 6 minus X. So, equals 0. So, therefore, M now is equal to, lipat ko sa kabilang side, so, negative 2 magiging positive 2. So, 2 times 6, so that is 12. And then, positive 2 times negative x, so, negative 2x. Okay, so, sinimplify ko na lang agad, no? So, this one is negative 12, lipat doon, positive. Ito, positive 2x, lipat doon, negative 2x. So, therefore, ito na ngayon ulit ang equation ng ating moment for segment B to C. Okay, so, ready na tayo ngayon class. Ilipat yan dito. So, sulat ko lang muna ulit, no? For segment A to B, ito yung equation ng shear. So, shear now equals negative 1.5x plus 4. And then, yung moment is quadratic equation na, no? So, negative 0.75 x squared and then plus 4x. Okay, while dito naman sa segment B to C, so yung shear ko is negative 2 and then yung moment ko is 2x plus negative 2x plus 12. Okay, so ayun na, sinulat ko lang siya dito para dito tayo mag-focus. So ayun, start na tayo class. So drawing na tayo na ating shear diagram. So, considering this as the x-axis, which is 0, anything above is positive, anything below is negative. So, ibig sabihin, itong shear equation na to is valid from point A, which is x is 0, and then point B, which is x is 4
meters. Kaya nga yung nilagay natin dito, kala sa 0 to 4. So, therefore, substitute natin yung 0 sa 4. So, kapag nasa 0 tayo, lagay mo dito 0 class. Ilan yung shear? So, copy natin. Negative 1.5x. Oops, negative 1.5x plus 4. So, palit natin. If x is 0, ilan siya class? Okay, so lumabas that at x is equal to 0, the shear is 4. So, mula dito, aangat daw siya ng 4. So, parang ganito siya. So, pwede na siguro yan. 4. Okay. And then, kapag andi dito na tayo sa B, so yung x dyan is 4 na, no? So, palit natin dito. If x is equal to 4, ano naman yung shear? Ayun, negative 2 na. So, kapag andi dito na daw tayo sa point B, yung magiging shear ko na is negative 2. So, andi dito na ako sa baba ngayon. So, negative 2. Okay, so from the first point, shear is 4. And then, sa last point, the shear is negative 2. Ngayon, paano natin i-coconnect itong dalawang points na to, class? So, para makonnect natin yan, titingnan natin yung equation ng shear. So, di ba para itong equation of a line? So, first degree ang ano, x. So, therefore, connect natin to using a line. Okay. So, ayan na siya. Okay? And then, next is, pagdating dito sa segment B to C, ang shear daw is puro negative 2. So, therefore, from B, negative 2, papuntang C, negative 2 pa rin. So, therefore, ito is a horizontal line, no? So, hanggang negative 2 pa rin. And then, close na siya. Okay. So, therefore, definitely, ito na ngayon ang ating shear diagram. So, base sa shear diagram, ano yung maximum shear dito, class? So, therefore, maximum shear dyan is itong 4, no? So, that V max now, yung absolute value, is yung positive 4, the unit is so kilonewtons. Okay, and then so may shear diagram na tayo, no? Punta naman tayo sa pag-create ng moment diagram. So para sa moment diagram, so this one is our x-axis, so 0, anything above is positive, anything below is negative. So, ganun ulit, no? So, for segment A to B, ang equation ng moment is this one. So, this one is a quadratic equation. So, ibig sabihin, dapat makakita ko ng curve, no? Kasi second degree yung class, ibig sabihin ng x squared, so second degree curve, so therefore, parabola, no? Makakita tayo ng parabola dito. So, anyway, substitute natin yung initial saka yung final point. So, gamit lang tayo ng calcu. So, negative 0.75 x squared and then plus 4x. Substitute natin, if x 0, so 0 yung moment. Okay? And then, if x is 4, ilan ang moment? So, 4 siya. Okay? So, let's say hanggang dito, 4. Ngayon, class, paano kung i-coconnect ito, class? Sabi, di ba, ano siya, second degree. So, pag ganito ba yan? Okay, no? So, anyways, ganito pala yung procedure, no? Para makapag-drawing ng moment diagram. So, balikan ko lang yung previous nating example. Okay. So, ganito yung, di ba, ang hinahanap natin, class, yung maximum moment. So, para mahanap yung maximum moment, nalolocate yan, class, kung nasaan yung point of zero shear. It's either doon sa ano, sa location ng point of zero shear. Okay, or doon sa location ng ano, location ng ano, applied moment. Okay? So, para ma-locate mo, class, kung siya nakalagay, it's either nandoon siya sa location ng point of zero shear or doon sa location ng applied moment. So, sa case na to, wala naman ditong applied moment, di ba?
So, hindi natin ito i-consider. Pero hanapin natin yung point of zero shear. Nasaan yung point of zero shear? Kung titingnan ko itong shear diagram, saan ba siya nag-zero class? Di ba sa portion na to? Tama ba? Sa portion na to class, nag-zero yung shear. So, therefore, below that point, okay, nandoon yung maximum moment. Okay? So, kailangan kasi natin yung para madrawing na natin ng tama yung moment diagram para dito. So, di ba makikita mo dito, class? Wala namang applied moment, pero meron ditong point of zero shear. Di ba? Walang shear dito. So, therefore, dapat below that, nandiyan yung ano, peak ng ating moment diagram. No? Kasi nandiyan yung maximum moment eh. Lagi ko ha, M max. So, nandiyan kasi below that point no, ng zero shear, nandiyan yung maximum moment. So, dapat pag dinrawing ko to, dapat nandiyan din yung peak ng ating curve. Okay, so drawing ko siya, no? Parang ganyan. Which is ito yung M max. Ngayon, paano kukunin yan, class? E di kailangan malaman ko yung x distance niya. Ilan ba yung distance niya from the left end? Ilan to, class? Okay. So, kailangan natin makuha yung x distance niya from the left end para masubstitute natin siya dun sa equation ng moment and then masolve natin yung peak na yan, yung value niyan. Okay, which is yan yung alam natin, yan yung m max. Okay, so paano kukunin? So, by, tingnan mo to, ratio and proportion ng similar triangle sa makukuha natin yung value ng x. Okay, so, consider natin itong triangle na to. So, pag ganito yan. So, gagamitin natin dito, class, is absolute value, no? Since triangle. So, this one is 2, this one is 4. So, sabi natin, di ba, ito yung x distance. Tama? So, alam natin yung distance, nung total distance nito is 4. So, therefore, kung x ito, this one is 4 minus x. Okay? So, para makuha natin yung x by ratio and proportion. So, base is to height, base is to height. So, base is x. Over height is 4 is equal sa base is 4 minus x, height is 2. So, solving for the value now ng x, ilan yung class? So, x over 4 is equal sa 4 minus x over 2. So, let's say, ilan? So, 2.6666. So, isabihin, yung maximum moment ngayon is located at 2.6666 distance from the left support. Okay? Or from A. So, 2.6666. Ayun na yung class. So, aim natin makuha to para masubstitute natin siya dito and then ma-determine natin yung value na itong maximum moment na yan, class. Okay? So, balik natin to. So, negative 0.75 x squared and then plus 4x. Okay, and then substitute yung nakuha natin 2.666. Ilan yung class? So, 5.333. Okay, so which is greater than nga dito sa 4, no? So, kung kasi kung nag-drawing ka lang ng curve dito basta-basta, hindi mo makukuha itong maximum moment. So, kailangan alam mo na located siya dun sa point of zero shear or dun sa location of applied moment. Okay, so 5.333. Okay, and then this one is 4. Okay, and then tapos na tayo dito, no? Yung other points dyan, hindi na natin kailangan kunin kasi ang aim lang natin yung maximum, saka yung mga dulo-dulo. So, next, dito naman tayo sa ano, segment B, B to C. So, yung equation ng moment is negative 2x plus 12. Okay, so, lagyan natin sa calc yan. So, negative 2x plus 12. So, valid siya mula B hanggang C, di ba? Or, pag nasa B, x is 4. Kapag nasa C, x is 6. So, calc natin. Lagyan natin, if x is 4, sa labas is 4. No? Tama. No? Which is nagtali dito. 4 nga siya kapag nasa B. And then, kapag nasa C na siya, x is 6. So, ayun, nag-0, no? So, pagdating sa C, 0 na. Ngayon, paano natin i-coconnect yung ano? Yung 2 points na yan, yung 4 saka 0. So, tingnan natin yung equation. No? This one is an equation of a line. So, therefore, connect natin ito using a line. Okay, so therefore, ito na ngayon yung ating moment
diagram. Okay? So, therefore, ang hinahanap is yung maximum moment, no? So, which is na-locate na natin siya dito. So, that M max now is equal sa 5.333, and then the unit na ginagamit natin is kilonewtons. Okay, kilonewtons. And then, distance is meter. So, kilonewton meter. Okay, ito na yung M max. Okay, so, ayan, check natin class kung correct yung nakuha natin mga sagot. Maximum shear is 4 kilonewtons, and then maximum moment is the positive 5.33 kilonewton meters. So, ayan no, yung method of area neto is abangan nyo na lang sa next video presentation na ipoprovide ko. So, aralin nyo na lang muna yung class. So, i-gets nyo siya. So, hanggang dyan na lang muna tayo. So, thank you guys for watching and God bless.